LeBron James nga mga idol, parang gusto ng pakilusel ng kanilang GM na si Rob Pelinka at gumawa nga ng trade bago pa dumating ang NBA trade deadline. Sabi niya nga sa kanyang interview kahapon, natanong siya sa palapit na deadline ng mga trade ngayong season na ito. Nasabi nga dyan ni LeBron James mga idol, kapag meron nga daw silang pagkakataon na i-improve ang kanilang team, i-improve ang kanilang roster or ang kanilang mga player, ay wala nga daw tatanggi doon, wala nga daw hihindi sa ganon. Yun nga ang mga sagot ni LeBron patungkol sa nalalapit na NBA trade deadline. Tatlong araw na lang kasi mga idol, tapos na nga ang mga trades na pwedeng gawin sa NBA. At itong Lakers mga idol, sa dinami-rami nga ng rumors, ay wala pa nga ring nagagawang move or nagagawang isang trade man lang, kahit isa nga para i-improve ang kanilang team. Kaya nga't parang sasagot ni LeBron James mga idol sa kanyang interview, kapag nga daw may pagkakataon, huwag na magpatumpik-tumpik pa. At gumawa na nga ng trade para nga i-improve ang kanilang struggling team ngayong season na ito. Pero anyways mga idol, kayo ba? Sa tingin nyo, sino ang pinakamagandang player, best fit ngayon para sa Lakers na matulungan nga sila ngayong season na ito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita na nga mga idol, mga NBA fans mukhang nagtagumpay nga sa kanilang pagre-reklamo. Matapos kasi na hindi mapili ang Charlotte Hornets player na si LaMelo Ball at si Dejounte Murray ng Spurs sa All-Star Game, ay sila na nga ngayon ang magre-replace dito kay Kevin Durant at Draymond Green na injured para nga sa 2022 All-Star Game sa Cleveland. Sila nga mga idol ang napili ng NBA at sa tingin nga siguro nila ay deserving itong dalawang player na ito. Pero anyways nga mga idol, itong si LaMelo Ball ngayong season na ito ay nag-average niya ng 19.6 points per game, 7.1 rebounds and 7.5 assists. Si Dejounte Murray naman mga idol, 19.6 points per game, 8.4 rebounds and 9.2 assists. Very solid numbers nga mga idol para sa dalawang batang player na ito. At sa ating next at panguling balita ng mga idol, Julius Randle, tinawag niya nabastos ng mga NBA fans dahil sa video clip na ito. Ina natin mga idol. Mukhang ang hindi nagustuhan ni Randle mga idol ang pinapakita ng assistant coach ng New York Knicks at mukhang ang nagdi-disagree siya. Pero yung mali niya nga mga idol ay hinampas niya pa yung laptop ng kanilang coach at parang inangasan niya pa nga ito. Kaya nga't matapos lumabas yung video clip na yan mga idol, tinawag nga ng mga NBA fans na itong si Randle ay isang mayabang nga daw. Kayo ba mga idol, ano ang masasabi nyo patungkol dito sa nakita nyo? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Bye!